Laos na ang pag-iisip na mga lalaki lang ang pwedeng magmotorsiklo. Sa panahon ngayon, parami ng parami ang mga lady riders tulad ko na nakikipagsabayan na rin sa daan sakay ng aming mga motorsiklo. Isa na dyan, ang Kapuso reporter na si Bernadette Reyes na nagsimulang pag-aral muna ng pagbibisikleta. Ngayon, big bike na ang dala. Makiride tayo sa kanyang ulat. Ako si Bernadette Reyes. Tuwing hindi ako nagbabalita sa harap ng kamera. Sa likod ng manibela ng motorsiklo na ako, karaniwang nakapwesto. Kaya naman for today's destination, puntahan natin ang Tanay Rizal kung saan isa-isa ng nagsusulputan ang mga masasarap na kainan. Samahan niyo akong mag-food trip with a view. At ang best way na makarating dito, mag-bike o mag-motor. Sa media talaga very stressful eh. While meron kang regular na shift na sinusunod sa opisina, pwede kang tawagan anytime eh kapag mayroong breaking news. I work 6 times a week, 1 day lang ako nakapag-rest. Kaya kailangan ko talaga ng outlet para makapag-relax. And I found it through riding a motorcycle. Sa pag-ride talaga, yung natutunan ko, dapat kumpleto lahat ng mga gears mo. Yun talaga yung magsasalba sa'yo in any accident. Kumpleto na agad yung gears ko kasi syempre, lagi merong pamilyang naghihintay sa ligtas kong pag-uwi. Kaya dapat laging safety first. Mahalagang mag-gear up sa ride. Lalo na't noong 1 taon lang ako natutong mag-motor. Very memorable sa akin yung bike na to. Kasi one day, umuwi ako, yung family ko. Meron ng bike na nandito. Gusto ko talaga na matuto mag-motor. Pero ang first step for me is matuto muna ako mag-bisikleta. Eh, since birth talaga, never akong nag-attempt. It took me more than 30 years bago ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kaya very memorable to. At simula nang matuto akong mag-bisikleta, unti-unti ko nang inabot ang pangarap kong makapagmaneho ng malalaking motor. I have 4 bikes right now. Pang-anim ko si Sixto kasi nabenta ko ng iba. So total ng 6.6 siya. Na-acquire ko lang siya nito lang March this year. April 2021 ako nag-aral mag-bisikleta and target ko talaga na before mag-April 2022 marunong na ako makapag-big bike. Hindi lang a man's world ang pag-motorcycle ride. Katunayan, makikilala nyo na rin ang kapwa ko lady riders na makakasama ko ngayong araw. Meron tayong ini-meet na mga lady riders din na nakilala ko dahil isa rin sila dun sa mga tumulong sa akin para matuto akong mag-big bike. So tara, meet natin sila. Garcia o mas kilala bilang ang vlogger na si Inday Rider. Siya ang bumuo ng grupong Rebels, isa sa mga unang samahan ng babaeng bikers sa bansa. Sa ngayon, nasa 45 na ang members nito. Si Gemily Torres naman, not once, not twice, but 6-time Philippine Looper. 6 niyang inikot ang buong Pilipinas sa loob lang ng 11 araw sakay ng motorsiklo. Nag-meet kami sa isang gasoline station sa Marikina na isang known place kung saan nag-meet up yung mga riders bago sila umakyat ng malilaki. Kasama natin ang mga kapwa ko, lady riders na si Inday Rider at si Gemily Torres. Sila yung kasama natin sa Marilake. Isang restaurant cafe na kadalasang puntahan din ng mga umaakyat sa Marilake at lugar na memorable din para sa akin. Touchdown na tayo ngayon dito sa first stop namin dito sa Marilake. Ito yung cafe na pinuntahan ko nung first na Marilake ride ko. Medyo nangangapapa ako doon kasi scooter yung gamit ko. Pero super excited ako to go back here kasi this time big bike na yung dala ko. Alam ko gutom na rin sila dahil very early pa na gumising. So tara, kain tayo. Isa pa sa mga exciting part ng pagra-ride ay ang pagkain.
sobrang excited na akong tikman kasi meron tayo ditong tinta pizza, garlic pizza and burger stick. Siyempre, ang tapa and ang magpapagising sa atin sa mga bawat ride, mga kape. Huwag kakalimutan, kare-kare. Yes. Ikaw, Miss Inday Rider, anong paborito mo bang pagkain? Gusto ko talaga ito, mga pizza. Kasi usually, pag breakfast ride yan talaga, umagahan. Kaya talaga, ito, hindi nawawala sa akin. Oo, agahan, ano? Kasi isang Philippine looper naman, anong favorite mo? Ako, ang favorite ko is kung ano yung specialty dun sa lugar nila. So, tinitikman ko talaga. Oh. And kape. Tara, kain na tayo and guide ulit tayo later. Para iniisip yung mga iba na ang pagmumotor panlalaki yan eh. Well, una nagugulat sila, di ba, when you ride a bike, tas akala nila scooter lang. Yung po, makikita, ang laki naman ng bike mo, ma'am, di ba? Well, actually naman, siguro sa panahon natin ngayon, very open na lahat ng tao. Anong sa tingin nyo, bakit pwede naman talaga siya, na hindi siya talaga namimili ng gender para matuto magmotor? Naniniwala ako na tayo mga babae ay limitless. Oh. At tayo ay meron tayong karapatan din, patunayan kung ano yung kaya natin. So, iba pa rin tayo mga babae. Kaya pa rin natin yun. Mas maging ahead sa kanila, but at least kaya natin sila sabayan. And speaking of limitless, hindi maikakailang isinasabuhay ni Gemily ang katangiang ito. Ito pala si Gemily, may injury. Pwede mo ikwento briefly kung paano ka na-accident? Sumali ko ng endurance event way back 2016. And then yun, pauwi na ako ng finish line. Unfortunately, meron truck na nakasagupa ako sa daan. 1 year ako nagpagaling, therapy, and then ever na-realize ko, pag ako'y nakalahad, sabi ko, ikutin ko yung Pilipinas na nakamotor. Oh, and then just po, after nung injury ko ng 2016, ngayon, 2022, 6 years ko na nga po naikot, 6 times ko na naikot yung Pilipinas, 6.5. Para naman kay Inday Rider, hindi hadlang ang edad para magsimulang sumubok ng mga bagong bagay. Kailan ka ba nag-start mag-motor? I'm very proud to say I started at the age of 40. So, yun nga masasabi ko sa lahat ng mga lady riders out there na talagang hindi hadlang ang edad. Mm-hmm. If you really wanna do and commit to do something, benefits na makukuha mo na marunong ka mag-motor, napakarami. Mm-hmm. Para sa amin ni Inday at Jem, iba talaga ang naibibigay na saya ng pagmumotor patungo sa iba't ibang lugar. Ano na lang ang maganda sa pagpunta sa mga places like this nang nakamotor ka? Kasi di ba pwede ka naman mag 4 wheels papunta dito eh. Pag nakamotor ka kasi ramdam mo yung amoy ng mga puno, lahat atin na feel mo. So parang you're closer to nature when you're on 2 wheels. Hahangin ka pa. Feel na feel mo siya. Ang ating second stop, isang bagong bukas na restaurant dito sa Tanay Rizal. I cover kasi the business beat for GMA News. And sa mga reports, laging sinasabi na para makabangon tayo from the pandemic, dapat mag-open up yung economy. So, seeing new restaurants, a coffee shop na lumalaban sa panahon ng pandemya is very inspiring. Oras na para tikman ang kanilang bestsellers. Pad Thai, Sriracha Chicken Wings, at Chicken Satay. Halos lahat daw ng ingredients at pantimpla na ginagamit dito galing pa ng Thailand. Ito talagang nakakatch ng attention ko eh. Ang ganda eh. Flavored milk siya from Thailand. And it's called Nom Yen. Grabe, very refreshing, no? Pag nag-ride ka. Cheers! To more rides. Hey. Cheers to more lady riders. Kayo ba, when do you usually ride? Kasi ako, may full-time job ako as a reporter for GMA News and nag-a-anchor din ako for 24 Horas News Alert tsaka sa GMA News TV. So, sa akin, pasingit-singit
yung mga ride kapag ka merong free time. Minsan naman, night ride. Ito, for me, ito talaga yung stress reliever ko kapag ka wala akong duty. Me, I used to be a licensed real estate broker. Wow. But because I started yung pagbablog kay Inday Rider, eh medyo dumiretso ako sa pag-events din. Sa pag-events? Oo, ng anything about motorcycles. So ngayon, I ride siguro mga twice a week para at least naibabalik ko yung skills na re-retain tsaka nagiging muscle memory siya sa akin. Oo. Pero ito, na-surprise ako ha. Kasi ito pa lang si Jem. Meron pala siyang 8 to 5 na trabaho. 8 to 5 job. And you are a licensed pharmacist. So ano yun? You work 5 times a week. 8 to 5. Ganyan. Ano masisingit pa yung pag-ride? Lalo na siguro ako yung pinaka magaling mag-isip ng holiday. Pag may holiday, nakadikit na sa akin yan for the leave. So dun ko na ipapasok yung pag-Philippine loop and then yung mga long rides. Mababa na kami ngayon galing dito sa Marilake and magkakanya-kanyang daan na kami ni Inday Rider and ni Gemily Torres. Pero syempre hindi nagtatapos dito yung aming mga ride dahil magkikita-kita pa rin tayo sa mga susunod na mga rides pa. And syempre ako, meron pa akong one more stop. Tara, samahan niyo ako. Pagbaba namin, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dagdag pahirap ito sa ride, pero nagpa siya kaming maingat pa rin ituloy ang biyahe. Sobrang basang-basa talaga ako. Hindi naman kami makatigil kasi feeling ko mas magiging hazardous for us. Pero sobra talaga ang basang-basa. Ito yung gloves ko. Sobra. Mapipiga mo siya. Pero this is one for the books. Isang ride talaga na hindi ko talaga makakalimutan. Buti na lang, isang baso ng mainit na kape at masarap na hapunan ang naghihintay sa akin dito sa aking final stop. Andito ako madalas bumibili ng morning coffee ko kasi as a reporter, hindi ako masyadong makapag-function without caffeine. Kaya naman yung coffee talaga dito is something that I really, really go for para to keep me going throughout the day. Yan. And isa rin dito na specialty nila is yung kanilang Cubano chicken na titikman natin ngayon. So masarap siya kasi very juicy. Winner. Isa sa kagandahan ng pagmumotor kasi it relates to our day-to-day living. Kanina bumubuhos yung ulan. Same thing with life. Kapag ka merong unos, alam mo nilipas din yan. Pagka malubak, magdadahan-dahan ka. Kapag ka naman smooth sailing ang lahat, merong momentum, bilisan mo. Kapag ka naman natumba ka sa pagmumotor, mabangon ka ulit. Napatunayan ko na kaya mo palang ma-achieve anything kahit na feeling mo imposible. Basta you put your heart into it. Kung kaya ko, kaya mo. Ako si Philadelphia Reyes, kasama sa iisang brigada.